Ano-ano nga ba ang ginagawa ng isang merchandiser? So sa video ito, i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang trabaho ng isang merchandiser sa loob ng supermarket. So tara, simulan na natin! Dicers, 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 and dicers. Sila yung madalas na nakikita natin sa mga supermarket kapag namimili tayo. Ano nga ba ang trabaho nila? Pero bago ang lahat, alam nyo ba na mga merchandiser ay hindi talaga empleyado ng mga supermarket na pinapasukan nila? Kalimitan sa kanila ay under agency, ang iba naman ay direct company. Ang mga supermarket na pinapasukan lang nila ang nagsilbing assignment para mangalaga sa produkto na kanilang hinahawakan. Now you know. Alamin na natin kung anong trabaho nila. Number 1. Kumuha ng stock sa bodega at mag-display sa shelves. So bago ka pumunta ng bodega, make sure na may listahan ka na ng mga wi-withdrawin mo. Siyempre, dapat alam mo kung saan nakalagay yung mga stocks mo. Kung nasa taas ba to o nasa baba. Sa pag-withdraw, pwede kang gumamit ng pushcart. So ipapatong mo sa pushcart, tapos dadalhin mo sa selling area. So, pupunta ka na sa display section mo, tapos doon mo na sisimulan mag-display. So, nasa iyo na kung paano ang technique at paano pupunuin ang display facing mo. Pangalawa, maglinis ng shelves o display rack. So, importante ito. So, dapat bago ka mag-display, siguraduhin mong malinis at maayos yung pagdi-displayan mo. So, dapat punasan mo yan. So, hindi yung katulad nito, tingnan mo. Pagka ganyang kadumi ang display mo at shelves mo, tiyak, lagot ka sa boss mo. At saka yung produkto, dapat pinupunasan din yan. Napakalaga yan sa mga customer. Dahil pag nabili nila yan, maaari kang makomplain. At maaari mo ding ikatanggal sa trabaho. So, yung nakikita nyong larawan, no? So, napakaganda kapag malinis at maayos ang mga produkto. Kaya-ayang bilhin ito ng mga customer. So, yun. Ikatlo, FIFO or FEPO implementation. Simplihan lang natin. FIFO, first in, first out. Kung ano yung unang delivery, siya yung unang i-display. FEFO, first expiration, first out. Kung ano yung unang may expired, siyang unang i-display. Pero sa akin, mas gusto ko yung FEFO kasi may pangyayari na kahit bagong delivery pa lang, malapit nang ma-expired. So sa ngayon, ang mga produkto naman, madali nang basahin. Readable na siya. Naka-print na yan sa mga item, sa takip, sa gilid. So, madali natin manalaman kung year X na ba. So may mga item lang talaga na mahirap basahin. So katulad nyan, core nyo na magtuturo dyan. Pang-apat, paglalagay ng shelf tag. So ito, napaka-importante din ito. Bakit? Kasi karamihan sa customer ang unang tinitingnan presyo. Maliba na lang kung mayaman ka, kuha ka na lang ng kuha. Paano ko yung produkto mo ganyan? O yeah, walang presyo. Tapos ikaw na pagtanungan, eh walang price scanner, di pupunta ka pa sa cashier, naabala ka pa. So dapat lahat may presyo. So pwede kang gumamit ng pencil pen, so improvise. So yan, katulad nyan. Lettering, numbering, so sa maluluwag na outlet yan. Kasi may mga supermarket din na talagang provided nila, computerized, katulad nyan. Oh. So isipin mo, ganda ng pacing mo, tapos walang presyo. So di ba? Mortal sin yun. So dapat lagi natin lagyan ng shelf tag. Pang-lima, mag-compress sa bodega. So ito dapat hangga't maaari araw-araw mo 'tong gawin, kada rota mo. So para ma-monitor mo kung ilan na lang yung stocks mo, para maayos mo din yung pagkakasunod-sunod ng stocks mo per flavor, itemize. Tsaka isa pa, advantage din 'to para kung sakaling may dumating ka na delivery, meron na kaagad ikaw paglalagyan. So hindi ka na mangangamba kung saan mo ilalagay o saan ka makikibodega. Maliba na lang kung may swapang kang katabi, pagka-compress mo, yung stock niya nilagay. So may mga ganong nangyayari talaga. So ayun, at saka isa pa, baka mamaya, kampante ka, yung pala, may nabubulok ka ng stock na katago lang. So yeah, katulad niya, no? Nabulok yan, hindi niya nakita. So ganun, dapat. Pang-anim, gumawa ng report. So, ang mga dicer, hindi lang yan puro display. May paperwork yan. Weekly offtake report, availability report, bad order report,
competitor's report, at kung ano-anong mga report. Pero usually talaga, kalimitan, off-take o weekly off-take report. So sa paggawa ng inventory report, so iwasan lang natin yung hausyaw-hausyaw, no? Dapat ilapit natin sa katotohanan. Although walang perfect na report dahil selling area yan, nababawasan. So ito yung mga example ng report. So yan, nilalaman yan, beginning, delivery, ending, offtake, at syempre yung expiration. So yung ibang report naman, non-pudo, ito, kamukha nito. So beginning at saka ending lang and offtake, so wala na siyang expiration. Meron din naman direct report through GC or through text para mas updated at nakikita kaagad ng mga boss natin. Usually ang submission niya na every week, ang iba naman DTR cut-off. So importante yan kasi pag wala kang report, wala kang sahod. Ikap ito, pull out ng BO or bad order. So kada rota mo, always mong i-check yung mga produkto mo, lalo na kung rubing ka at yung outlet mo ay maraming ipis o daga. So sa case na to, kinain to ng ipis o daga. Pero nakadepende pa rin sa kumpanya nyo kung pwedeng palitan ng label yan. So pero for the meantime, itatago mo pa rin yan. So gagawan mo ng pull out form o RS o RPD. So ito, kinain to ng daga. Ito naman, kinain din ng ipis, tanggal na yung label. Kasi hindi na ito mabebenta kasi hindi may scan yan. So pinakaiwasan nyo sa lahat yung expired item. Mortal sin yan. So ibig sabihin, hindi ka nag-FIFO or FEFO na tinatawag. Ikawalo, mag-update ng out of stocks o critical stocks. Mahalagang i-update ito para malaman ng boss mo o ahente mo kung sapat ba ang mga stock na dinideliver sa'yo o kinukulang. Nang sa gayon, sa mga susunod na buwan na deliver mo ay hindi ka na kinukulang sa mga SKU na nadi-display mo. So katulad nyan, so diba, pangit tingnan pagka nauubusan ng stock. So mahalagang i-update talaga yung mga yon. Ikasyam, reporting competitors activity. Mahalaga ding i-report ang mga ito. So ang ilan sa mga halimbawa nyan ay ito. So katulad nyan, buy one take one. So diba? Minsan naman, may mga pasampin sila para mas makilala yung mga bagong produkto. So ito naman, pag bumili ka ng isang SKU, may kasamang isang SKU na iba. So ito naman, may save. So yan, ilan lang yan sa mga examples ng competitor's activity. So isipin mo, kung yung produkto mo, direct competitors niyan, tapos ikaw wala, so mas uunahin na nabilihin niyan. Malaki ang magiging impact niya sa sales ng company mo. So yun lang. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. So sana kinapulutan nyo ng aral ang maiksing video na ito patungkol sa trabaho ng isang merchandiser. So sana nakakuha kayo ng aral, lalong-lalo na yung mga bagong merchandisers dyan. Although maraming trabaho ang merchandiser, so kinuha ko lang yung basics and duties and responsibilities nila. Maraming salamat din sa mga subscribers ko na patuloy na nanonood. So hanggang sa muli, ito ang inyong coordinator's vlog, Erwin Dagip. Peace out! Mabuhay ang lahat ng merchandiser!